Isang araw meron isang unggoy na kumakain sa puno ng saging at biglang dumaan ang malakas na hangin at bumagyo. Sa takot niya, siya'y kumapit ng mahigpit at paduyan-duyan siyang kasama sa galaw ng puno ng saging at hindi siya nahulog. Nang pagkalipas ng hangin, siya'y nagtatalon sa tuwa dahil hindi siya nahulog. At nang siya'y napagod at siya'y nakatulog sa ibabaw ng saging. At di niya namalayan, bigla na siyang nahulog. Ano ang aral na makukuha natin sa kwentong ito? Kung minsan sa buhay natin, pag dumating ang mga problema, pagsubok, tayo ay kumakapit ng mahigpit sa Diyos. Subalit pagkatapos ng lahat, tinulungan ka ng Diyos. Lumipas ang mga problema, pagsubok mo sa buhay. Naging kampante naman tayo. At tayo ay unti-unting lumalayo sa Panginoon. Natila, di na natin kailangan ang Diyos. At di natin namalayan, tayo ay biglang bumagsak na lang. Kaya huwag po tayong maging kampante sa sarili. Dahil wala po tayong magagawa kung hindi natin kasama ang Diyos. Sabi nga sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kagaya ng isang puno, merong sanga. At ito'y namumunga. Kung ang sanga, alalahanin natin kung ito'y isang hiwalay na o naputol na, hiwalay na sa puno, unti-unti itong matuyo at mamatay. Ganon din tayo na bilang sanga at ang Diyos ang ating puno. Sana'y mayroon tayong natutunan sa kwentong ito. Huwag kalimutan na mahal ka ng Diyos at maraming nagmamahal sa iyo. Maraming salamat po sa iyong panunood. At God bless you po. Nagpapaalam na po si Bay. Hanggang dito na lang po. Shout out nga pala kay Barista Lando. Sa kanya ko ito narinig. Sa kanya galing ang kwentong ito. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like na lang at subscribe. Maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lang.